Hi everyone, I'm RJ Enseñado and welcome back sa aking channel. So for today's video, we will solve one problem tungkol sa logical reasoning. So itong question na ito ay nanggaling sa isa sa mga subscriber ko, ipiniem niya lang sa akin. So pangalawa na to, yung una, 7 piano students. So ito yung una niyang piniem sa akin, 5 piano students. So ayan, so kung meron kayong math questions, so ito logic, ay pwede nyo po akong i-comment nyo lang po sa aking YouTube or DM nyo ako sa Facebook group, ayan, sa page ko, or i-DM nyo ako, RJ Enseñado. Okay, so sagutan na natin ang problem. 5 piano students, T, U, V, W, and X, are to give a recital, and their teacher is deciding the order in which they will perform. Each student will play exactly one piece, a piano solo. In deciding the order of performance, the teacher must observe the following restrictions. X cannot play first or second. W cannot play until X has played. Neither T nor V can play fifth. V must play immediately after U plays, and T must play after V. So yan yung mga restriction natin. So yung mga condition ng kanilang piano teacher. So ito yung mga questions na sasagutan natin. Ayaw lumipat. Ayan ang mga questions natin. If V plays first, which one of the following must be true? X plays fifth, X plays third, W plays first, T plays immediately after X, W plays immediately before X. So number two, if U plays third, what is the latest position in which W can play? Number three, which student will play first? Which student will play last? And which order will student T play? So to solve this kind of problem, ang pinakamadali, pag ganyang may mga order, gagawa lang muna tayo ng table. Okay? So gawa lang tayo ng table. So ayan, may pin-repair na akong table. So ayan, so lagay natin sa table yung lahat ng students natin ay we have 5 students. So lagay natin dito T, U, V, W, X. Tapos dito naman sa taas yung order. So number na lang. First, second, ayan, 3, 4, 5. So i-cross out lang natin yung mga sa mga condition kung saan yung mga hindi pwede. Okay, so first condition. X cannot play first or second. So, i-cross out na natin si X. Si X daw ay hindi pwede sa first or second. So, lagyan natin ng X. So, yan, lagyan natin ng bilog para parehas kasing X dito eh. So, bawal na si X sa first and second. So, cross out na natin yon. Then, next. W cannot play until X has played. So, si W daw, hindi makakapag-play hanggang hindi pa nagpe-play si X. So, therefore, kailangan mag-play muna si X. So therefore, si W, bawal na siya dito sa first tsaka sa second din. Kasi si X, ang pinaka una na position ni X ay third na lang. Okay? So third yung pinaka ano niya, pinaka una niyang position. So therefore, si W, kung naging bawal si X ng 2, so si W bawal na rin siya hanggang dito sa 3. So lagyan, i-cross out na natin 'to. Kasi magiging 3 lang si W kapag si X ay second. So pwede nang maging third si W. Eh bawal nga daw sa second si bawal sa first and second si X. So therefore si W pwede na lang siya sa 4 and 5. Okay, so yan na yung pangalawang condition natin. Pangatlo, neither T nor V can play fifth. So si T nor V bawal daw sa fifth. So i-cross out na natin ito. So bawal na siya, bawal na si T and V sa fifth place. Then next, V must play immediately after U plays. So magkasunod daw, V must play immediately after U. So magkasunod, pagkatapos ni U, si V. Okay, so yun yung order, si U muna bago si V. So ibig sabihin yan, kung mauuna si U bago si B, edi si B, bawal na si B sa first. Kasi sabi, V must play immediately after U. So U tapos B. So bawal na si B sa first.
Okay? And then next, last condition, T must play after V. So si T magpe-play after V. So magkakadikit pala sila, UVT. Kasi T must play after V. So UVT, so therefore, si T kailangan mag-play muna si V. So bawal na rin siya, bawal na rin si T dito sa first. So therefore, ayan na yung order natin. Ang una pala, unang magpe-play, so lahat na-cancel out na, ang unang magpe-play ay si U. Tapos followed by U, V must play immediately after U. So ang second na natin ay si V. Tapos ang third na natin, T must play after V, so U, V, T. So dalawa na lang. So ano na magiging fourth and fifth natin? So sabi sa condition natin sa first and second, X cannot play first or second. So pwede na si X sa fourth. Pwede. So ang magiging fourth na natin ay si X kasi si W, ang sabi, W cannot play until X has played. So ito lang ang magiging order natin, U, V, T, X, W. So wala nang iba dahil ito lang yung order na satisfy ang mga condition natin. So tandaan muna natin to, U, V, T, X, W. So ibalik natin dito sa problem, U, V, T, X, W. So sulat natin dito, U, V, T, X, W. So ito lang ang order natin, wala nang ibang pwede dahil ito lang ang nag-satisfy sa lahat ng restriction. So tingnan natin kung may sagot lahat ang 5 items natin. So sabi sa number 1, if V plays first. So parang mali itong question na to eh. Number 1, kasi ang mga condition natin, sabi if V plays first, eh ang sabi, so sa condition natin, V must play immediately after U. So bakit ang nasa question ay if V plays first? So parang mali yung question. Mali yung question doon sa reviewer siguro. Or may typo. May typo siguro. Dahil hindi natin masasagot yan. Dahil ang nasa restriction, V must play immediately after U. So si U ang mauuna. So ibig sabihin, hindi natin masasagot ng itong number 1 na to. Mali ito kasi if V plays first, eh base sa mga restriction, ang mauuna lang ay si U. Okay, so hindi natin masasagutan ng number 1. Number 2 naman, if U plays third. So, base dito sa sinunod natin yung mga restriction, ito lang yung pwede. Wala nang ibang pwedeng order kundi ito lang. So, therefore, wala rin akong sagot dito sa number 2. Hindi ko alam kung paano sasagutan itong number 2. Kasi if U plays third, eh si U, hindi naman pwedeng maging third si U. Dahil ito nga lang, sinunod natin lahat ng mga restriction, ang pwede lang ay itong order na to, U, V, T, X, W. Wala nang ibang pwede, kaya si U hindi siya pwedeng maging third kasi wala nang natira sa first, wala nang natira dahil nga sa condition na 3, 4, 5. Ayan o, kasi V must play immediately after U and T must play after V. So magkakasunod talaga sila U, V, T. So wala nang ibang order yung U, V, T dahil sinunod natin itong condition na ito. Okay? So again, wala rin akong sagot sa number 2. So dito sa number 3, masasagutan na natin to, which student will play first? So which student will play first? So base sa nakuha nating order ay si letter B. Okay, then which student will play last? So ang play last natin ay si W, letter D. And then last, which order will student T play? So si student T ay nandun sa third. So hindi natakpan pala tong letter D and letter E. So fourth and fifth lang 'yon. Okay, so ito lang ang answer ko dun sa question na pinadala sa akin about logic. So again, yung 1 and 2 ay walang answer dahil wala na tayong ibang order na posible base sa mga restriction. Okay, so I hope nagustuhan niyo ang aking explanation. Kung meron kayong mga question, i-DM nyo lang po ako. So pwede kayong mag-comment sa aking FB page, sa aking FB group, or kahit sa dito mismo sa YouTube channel.
Okay, so thank you for watching. Bye-bye and God bless.